Hello mga ka-power, once again, magandang araw sa inyong lahat at welcome po ulit sa aking channel. Let's go! So meron pa akong mga angle grinders. Ayan, meron akong black, may green, may red. Okay? So ngayon, lahat ito is 900 watts. Magkakaiba lang yung mukha at brand. So, kaya sinadya ko talagang bumili nito para sa vlog. Sa tinda ko na rin. Kasi curious ako, kasi 900 watts kasi. Pero ngayon, i-review natin bakit siya maingay at saka bakit mataas ang watts pero mahingay. Okay, so bubuksan ko yung loob nito mga kapower. So gagamit tayo ng itong green na to. Yan, gagamitin ko itong buksan natin yung loob nito para makita natin yung loob, kung copper ba yung motor o aluminum at ano yung loob at bakit siya maingay mga kapower. Okay, so meron akong Leibau brand na kulay black, 900 watts. Meron akong Leibau Green, 900 watts. At meron akong makita na Class A or Peke. So, marami nito. Merong kulay green, merong kulay blue, merong kulay orange, merong kulay red. Ito, red to makita. Class A or imitation or copy. O sinasabi nilang OEM. Sa madaling salita, mga kapower, Peke. Okay, so bubuksan natin yung loob nito mga kapower. Bago kayo bumili sa mga ibang seller, at tingnan nyo muna yung loob at itanong nyo muna sa mga foreman nyo kung satisfied ba kayo sa nakita nyo bago kayo bumili. Okay, tara po mga kapower, buksan na po natin. Let's go! Nabaklas ko na yung pyesa ng angle grinder na 900 watts na Leibau. So mostly ginagamit din to ng mga brand sa online shopping tulad ng mga peke na mga Makita at Bosch at saka DeWalt. So ngayon natuklasin ko na, nabuksan ko na. So yung propeller niya ay steel, hindi yung plastic, kaya medyo maingay po yung motor. Dala rin po yung armature niya ay maliit. Okay, so hindi ako obisido na nasa 900 watts talaga siya, hindi. Kasi ito sticker lang ito. Alam ko nasa 350 watts na ito, 400 watts lang ito. Mga ganitong armature, mahina ito. So ngayon mga kapower, okay naman siya. Yung armature niya ay copper. Ayun o, copper yung armature niya. Yan. Copper. So hindi po siya aluminum mga kapower. So mahusay din ito mga kapower kasi copper yung motor. At saka yung aluminum kasi mga kapower ay hindi po tatagal talaga. So ito copper pero maliit lang yung armature niya. Okay? Good for personal use lang ito mga kapower. Pati yung housing armature niya ito. Ito. Copper din mga kapower. So okay, okay naman to. Pero okay siyang gamitin. Pero huwag ka mag-expect sa expectation mo na 900 watts kasi mahina lang po mga kapower. Tira mo yung armature niya. Maliit. Tapos yung pillar niya steel. Kaya maingay yung ano, garagal. Okay? So ngayon, ito yung head niya. Yan, steel din ang loob. Yan, so low quality lang din yung ano, yung materials. Yung kanyang carbon brush. Ayan. So bengkong, hindi pantay. At saka, hindi magandang quality ng kanyang carbon brush mga kapower. So mostly, mga ganito mga sukat ng mga carbon brush ay wala talaga tayong mabibilad mga kapower. Minsan, pag bumibili tayo ng carbon brush ay walang kasukat. Kaya ang ginagawa natin, bumibili tayo ng mga carbon brush na DIY. Tapos, ang gagawin mo, pag malaki masyado yung nabili mo, so lilihain mo lang. Lilihain mo yon para pumantay na ganito. Okay? Yun ang mga sasamatik. Yan. So ngayon, i-assemble ulit natin tapos paanda rin natin mga kapower. Okay, ito yung mga pyesa niya.